So today, tatlong recipe ang lulutuin natin. Tatlong magagandang at masasarap na mga food ang ihahanda natin sa lunch. So titingnan ninyo kung ano ang gagawin ko na mga food para sa aming lunch. So first na gagawin ko yung ating vegetable salad, ang masarap na sweet tomato at yung ating masarap na sesame dressing, yung ating homemade roasted sesame dressing. At ito yung style na yung apple natin kahit ilang araw ay hindi siya mag-brown. So, nag-ready ako ng warm water. And then, pagka-slice ng apple, ilagay ko lang yung apple natin sa warm water. Talagang masarap na ang apple. Kasi yung warm water natin is mayroong salt. Rock salt lang ang nilalagay ko. So, para ito siya, hindi mag-brown yung apple. Kasi alam naman natin na ang apple, pag open mo pa lang, maya-maya ay mag-brown na. But this time, para hindi siya mag-brown at masarap siya sa ating salad at maputi pa yung kanyang kulay, yung warm water na mayroong rock salt ang nilalagyan ko or binababad ko siya ng ilang minutes. So, ganyan lang. Warm water at ilagay lang natin. So, tiyak na maputi pa ang ating apple. So, iset aside yan. And then, mayroon tayong grapes. Yun ang ilalagay ko sa ating vegetable salad. So, ayan yung ating salad. Mayroon siyang fruits na ihahalo. And then, ayusin lang natin. Huwag natin siya imimix. I-separate lang natin. Itapis lang natin para yung may gustong kakain, magkuha lang ng kanyang gusto. After na maayos natin ang ating salad, separate lang natin. Ayusin na naman natin ang next na recipe natin. So, ito lang siya. Ito toppings lang para na maganda ang presentation. Of course, mayroong kakain na sometimes na ayaw nila yung isang bagay or isang ingredient na ihalo natin. So, mag-pick lang sila kung anong gusto nila and then maglagay lang ng dressing natin. So, ito na yung vegetable salad. Nakaset na siya. I-separate lang, wag lang ihalo. And then, magre-ready tayo ng ating herb chicken. So, usually, ang chicken natin ay naglalagay lang ako ng baking soda para yun ay yung ating pangpalambot. So, yun ang ating titimplahin ngayon. Ito siya ay bagong recipe ko. So, iset aside lang pagka lagay natin ng baking soda kahit ilang minutes lang para super lambot ang ating chicken, yung kanyang texture sa kanyang laman. So, ayan, ilagay na natin and then i-ready natin yung kanyang mga ibang ingredients. So, i-ready natin yung ating chicken. Squeeze lang natin siya ng lemon juice. I-ready natin siya sa Pyrex. And then, saka natin ilagay ang ating mga herb sa top ng ating chicken.
So, lagyan natin ng granola seasoning after na malagyan natin siya ng lemon juice. So, lagyan natin siya ng fresh rosemary. So, dahil na konti yung fresh rosemary namin, so, lagyan ko na siya ng dry rosemary. So, kayo, pag marami kayong fresh rosemary, damihan nyo na lang ng lagay. Ito naman yung mga ginagawa ko is mga recipe na kung ano lang ang mayroon ako. Ngunit kung gusto nyo i-improve sa sariling recipe nyo, yung mga ingredients na lang ang titingnan ninyo. Sa pagluluto kasi hindi lahat ng ingredients or hindi lahat na measurement is gagayahin natin. Kailangan mo lang kumuha ng idea sa isang recipe at gagawin mo sa sarili mong panglasa. Yan ang technique ko bilang kusinera kasi meron tayo mga tao na kakain tayo konti lang tapos yung recipe na titingnan natin is ang maramihan. So, kailangan ipipick up mo yung lahat na ingredient and then ikaw na mismo ang gumawa ng sarili mong panglasa sa pamaraan na ang ingredient na gagamitin mo is yun na ingredient. Sigurado makukuha mo. Ngayon, kung gusto mo namang kukunin talaga ang kanyang recipe, marami man yan o hindi, so, pag sufficiente ka sa tinatawag na budget, magagawa mo yon. So, dahil ako ay kusinira, hindi ako talagang nagbabase sa measurement ng isang recipe na ginagayahan ko, kundi pinipick up ko yung mga ingredient na kanyang ginagamit and then gagamitin ko sa sarili kong panglasa. Ganon ang technique bilang kusinira, ang aking unang ginawa sa sarili ko. So now guys, ito yung ating herb chicken. Ito naman siya ay dinadark ko sa taas kasi masarap yung crunchy-crunchy na kanyang skin with herb. So ayan guys, ang aking recipe for this chicken for the next video ka-bake ko na lang gagawin. Ito ngayong ginawa ko is the lunch na madalian and then open measurement lahat ang ginawa ko. So, let's go guys. Gagawa na naman tayo ng isa pang masarap na garlic. Ito naman siya, ibibig ko naman siya. Tanggalan ko lang siya ng head or i-open ko lang yung kanyang head and then lagyan natin siya ng kaunting olive oil. And then, kung gusto mo siya lagyan ng salt, pwede. Black pepper, pwede. Or Spanish paprika or cayenne. Nasa sayo yun kung anong gusto mong ilagay. Basta ibibake mo siya, masarap itong garlic. Tikman nyo ang garlic na well-baked garlic. So, today, apat na recipe ang share ko sa inyo para sa pag may bisita ka, ito yung ihahanda mo, madali na and then mura pa ang mga recipe na ingrediente. So, ayan guys, garlic yan guys, masarap itong garlic na ibibake natin. And then, after sa garlic natin, gagawa na naman tayo ng isang recipe natin. Itong garlic, ilagay na lang natin sa chicken para isang pag-bibake. Ipatong lang natin. Okay? So, ibibake na natin siya. And then, habang binibake ang chicken, maggawa na naman ako ng isang recipe. Gagawa ako ng... So, gagawa na naman ako ng oyster vegetables. Ito naman yung ating vegetables is no meat siya. So, vegetarian vegetables tayo today. Ito siya ay pagkain ng namin. Kaya, today, apat na recipe ang isi-share ko sa inyo na itong mga recipe is pwedeng-pwede natin ihanda sa mga bisita. So, ayan, nilagyan ko lang siya ng mantika. Tsaka, of course, yung ating garlic and onion. And then, hindi ko na half-cook or gin-blanch yung ating mga vegetables. So, wala naman akong gigisahin na meat. Ayan, carrots, diniretso ko na.
today kasi magkainan kami dito, mayroong bisita, kaya of course gusto ko na matikman yung bagong recipe ko ng roasted sesame. Alam niyo ba guys kung bakit pa ulit-ulit ako sa roasted sesame? Kasi guys, itong roasted sesame dressing binibili sa mall dahil na dati hindi ko pa alam gumawa. Ngayon, dahil na marunong na ako, so yun na lang gagawin namin. And then, talaga namang napakamahal ito kung kayo ay nakabili ng roasted sesame dressing sa Japanese dressing ito siya. So ngayon, dahil na siyempre may sarili na akong version, so hindi na ako bibili, gagawa na lang kami ng aming sariling version. So ayan guys, itong gulay, ayan, wala na, oyster sauce lang, wala ito siyang karne. Yan ang aming pang lunch. At kita nyo guys, kahit na mayroon tayong karamdaman, pagugustuhin natin, makakilos tayo ayon sa ating makakaya lamang. So ito na guys, masarap itong ating gulay. Tikman nyo itong gulay na oyster sauce lang ang ating ihahalo. So karamihan kasi sa mga luto, para mabalance ang kanyang lasa, mag pinch of sugar tayo. So brown sugar yung ginagamit ko para sa pangbalance ng lasa ng ating lulutuin. So today, yung apat na recipe na ating lulutuin is ating ihahanda sa ating bisita. And now, malapit na maluto ang ating gulay. Kag syempre guys, pag tayo'y nagluluto, hindi tayo magbabase doon sa measurement ng recipe na pina-follow natin, kasi karamihan ayaw rin natin yung ingredient na ilalagay, mag-a-adjust pa rin tayo o magbabawas. Karamihan kasi na mga niluluto, mayroong ingredient condiments na ayaw mo niyan. Kagaya dito sa amin, hindi kami mahilig sa black pepper na crack na malalaking buo, kasi ayaw, hindi type. So karamihan sa amin is powder talagang ginagamit namin. Kahit sa adobo namin, kailangan pino, hindi kami gumagamit ng buo. Kaya yun, kung mapapansin nyo sa mga luto ko, yes, kahit sa adobo, di ba maganda yung adobo pag mayroong buo, ay hindi ho kami gumagamit yan, kasi yun ang gusto na powder. So, depende, ang pagluluto depende sa iyo eh. Lagi kong sinasabi na hindi ka pwede gagaya ng measurement, kasi minsan ang measurement good 14 person, tatlo lang kayong kakain, gagayahin mo yon. Ang kukunin mo lang doon, ang technique lagi na sinishare ko is kukunin mo lang yung condiments niya, ingredient niya, pwede mo babasan, pwede mo alisin yung isang condiments, pwede mo dagdagan sa gusto mo para makuha mo yung lasa o yung gusto mo talaga. Now, kung gusto mo talaga na yung recipe niya at measurement yung gagayahin, so nasa sa inyo yan. Nung ako ay nagluluto bilang kusinira, yung boss ko minsan may pinapakita sa akin na recipe. And now, sasabihin niya yan na gusto ko itong kakainin, ngunit ayaw ko yung ganito. So, ibig sabihin, may gusto siyang kakainin, ipapagaya niya sa akin ang recipe, ngunit tatanggalin yung ibang ingredient. So, yun ang ginagawa ko. Ginagaya ko yun. Minsan nga, sinisend talaga sa akin ang video. Sasabihin niya, ito gusto ko gayahin mo. So, gagayahin ko yun. Ngunit, ang mangyayari, ayon sa aking panglasa na gusto niya ring lasa. Minsan naman, makakain niya na sa restaurant, sasabihin niya pa, alam mo ba magluto nito? Ganito, sasabihin ko, susubukan kong pagluto. So, ipapakita niya sa akin yung isang luto, papatikman sa akin, ni hindi mo alam kung anong mga ingredient yung nilalagay. Ang ginagawa ko, hinihimay-himay ko isa-isa, and din yung lasa ng sauce, tinitingnan ko
and then magluto ako at patikman sa kanya. Sometimes sasabihin niya may kulang konti, sabi niya ganun. Sometimes naman sabihin niya nakuha mo, tamang-tama pa, o diba? So yung pagluluto talaga, hindi mo talaga masasabi na sundin mo ang lahat na ingredient, kasi nga mayroon talaga tao na ayaw niya sa ibang condiment at ingredient sa isang recipe. So okay guys, malapit na maluto yung gulay. At sa gulay, basta ginigisa natin ang gulay, huwag natin kalimutan maglagay tayo ng thickener para mayroong lapot ng kunti ang ating gulay. Especially pag itong mga oyster sauce na ito. So, kailangan natin ito, mayroon siyang pangpalapot. So, yung measurement ng pangpalapot, alam nyo na yun. Corn, starch, and water. Huwag nyo naman labnawin. Mayroon naman na 1:1. O, yun. Para na maganda ang pagkalapot ng niluluto natin. Basta huwag niyong kalimutan lagi ang paglapot ng ating gulay para maganda at presentable ang ating gulay. So, ito na yung ating gulay. Ayan na, yung ating oyster vegetables. So, magawa na naman tayo ng another mino natin. Ito na yung ating sesame seeds. Ito na yung ating roasted sesame dressing. Yung highlight for my lunch na ihahanda na food. Ito yung dressing na binibili natin sa mall na napakamahal. At ngayon, hindi kami bibili. Kami na lang ang gagawa dahil na nakuha ko na yung lasa ng aking gusto na dressing. Ito kasi na roasted sesame dressing is all for vegetable salad na gusto mo. Parang all purpose siya na dressing. Kaya yun, kayang-kaya ko na gumawa. So, ito na yung ating sesame dressing. So, guys, sa pagluluto, kagaya sa akin na marami akong gusto na kakainin pero napakamahal na mga ingredient. So, sometimes, tatry din natin kung kaya natin gumawa yung mga bagay na yan. So, like now, dati binibili ko lang yung roasted sesame dressing and now, ginagawa ko na siya. Okay guys, thank you for watching and salamat sa lahat na silent viewers ko, sa mga followers ko, sa mga subscriber ko and non-subscribers. Thank you. Maraming salamat sa inyo sa panatili na pagsubaybay niyo sa akin. For my health for now, yung pamamanhid ng katawan natin, still medication, ngunit mananatili tayo na gulang ang buhay. Ganun ang buhay guys. Gagawa lang tayo ng kabutihan at magtulong sa kapwa para na ihahanda rin ang ating sarili sa kahit anumang oras na tayo ay kukunin ng ating may kapal. Okay guys, for now, i-enjoy ang life hanggang kaya pa. Okay guys, thank you so much and God bless you all. I love you guys.